Hello, Kabilabs! So, ito na po ang ating part 2 and finale ng ating Dirty Kitchen extension. So, ito pong sink ay gagamitin pa natin kaya hindi nila sinisira. Kaya ingat na ingat yung kanilang pagdibag. So, yan. Buo pa rin siya. Kwarto. Inay-inay yan sa kaliwa. Yan, yung nangigaan nila. Ayan, oh. Tapos, ito yung CR. Yeah. Yan, ito po yung CR nila. Yan, yung bintana. Yung bintana nila. Sa ito. Tapos, karugtong niyan, labahan. Yan, ito ang labahan. Loob ng labahan na yan. Labahan po yan. Yung gripo. Tapos, ito yung CR. Pagpasok mo dito, yan, ito yung labahan. Ito, tatagaling ka sa labas. Ito ang labahan, yan ang pinto. Ito naman ang CR, pagpasok mo. Yan, may mga abag na siyang mga tubo, tubig. Tapos yan ang bintana. Bintana katapat ng inidoro. Ito naman to, itong glass block. Katapat yan ng shower. Shower room. Ito po yung shower room. Yan. Shower. Ngayon, punta tayo sa dirty kitchen. Yan. Ito po, dito ilalagay ang lamesa. Yan ang working table, dito lababo, yun ang gripo, yan, hanggang dyan ang working table, dito ang lutuan, ito ang bintana, ito si CR. So ngayon naman po, naghahanda na sila para sa slab sa second floor, second or third, first, second. So, slab po yung gagawin natin, hindi yero kasi meron po kaming pinaplano balang araw. So, if you wanna know paano yung plano namin in the future, this stay connected sa ating channel. So, ang ginawa nila dito ay hati. Hati muna. Kalahati lang yung slab. Ayan, ngayon po ay nagpo-forma na sila para sa slab. Hatiin po natin ang slab hanggang dito lang sa ano. Dito lang sa poste. So, gaya po na nasabi natin sa part 1, maganda pong gamitin yung plywood na kulay itim. Kasi po, mas matibay po yon at mas maganda yung kalalabasan ng ating slab. So, dito sa pagpapislab natin, nag-extra tayo ng 5 workers. So, sa mga nagpapagawa ng bahay, alam ko makarelate kayo na kapag nagpapaislab tayo ng bahay, di ba, mas marami tayong ano, workers dapat. Kasi hindi siya pwedeng matenga. Dapat dire-diretso. So, okay. Sa mga bakal na ginamit po dito, meron po silang 4 na sizes na ginamit. Merong 9mm, 10mm, 12 at 16mm. So, at the end of the video, ipapakita namin yung total costing, ilan yung nagamit, at kung tigma magkano siya per piece. So, make sure to watch this video until the end.
So okay, bibigyan ko na nga kayo ng kaunting hint kung ano yung mangyayari dito in the future. Pinag-iisipan ko po kasing magpagawa dito ng mini pool bilang mahilig ko kasi ako sa tubig. And yet, hindi ako marunong lumangoy. Pati yung anak namin, kahit ilang beses na namin siyang isinama or ini-enroll sa mga swimming lesson, hindi pa rin siya matututo kasi nagkaroon ata siya ng phobia. Kaya I decided na baka balang araw magpagawa ko dito ng mini pool and siguro slash gym, mini gym, kasi binata na yung anak namin eh. Saka mahilig siya mag ano, parang mahilig siya mag workout. Yun, mini mini lang. Tsaka libre naman mangarap. Malay nyo, matupal, diba? Pero malabo pang mangyari yun sa ngayon. Pag-iipunan muna. Yan po yung dating binuhusan, islab. Ito po yung bubuhusan bukas. Ayan po siya. Ano yan? Ito sa may hallway sa baba. Ayan, ilaw. At sa labas. Ito sa may labahan. Ayan sa may hallway. Ito po sa CR ng nanay at tatay ko. Ito sa kwarto nila. Ang kapal po niya ng flooring ay 4. Tapos ang ginamit po ng nilang bakal dito ay 12 at saka gis. Ayan. Okay, ngayon naman po, pinapalitadahan na ang kitchen. So, sa pagpapagawa po ng bahay, mas natatagalan sa finishing na sinasabi. Kasi kantuhan kasi yun siya kaano, maliliit na detail. Kaya mas natatagalan sa finishing. So, ito po yung ating CR. Ang tawag ko dito ay powder room. Yes, pang guest. Para sa guest itong CR na to, kaya
nakita nyo, medyo maganda yung tile. So, ngayon naman, yung ito na yung kinalabasan niya sa labas. Papunta tayo sa storage room. Ngayon, nandito ulit tayo sa kitchen. Kung gaano katagal ginawa ito, I think, ano, almost 2 months. Hindi po yung dire-diretso, ha, kasi gumagawa lang naman sila tuwing Monday hanggang Saturday. And tumitigil sila minsan kapag ka naulan. So, tada! Tapos na yung slab natin. Tapos na rin ang palitada. Ito na yung kanyang itsura ngayon. So, dahil wala ng budget, hindi namin itatiles lahat. Ang bali ay magkakaroon lang ng tiles ay yung kwarto ng aking mga in-laws, yung lababo, at yung CR sa guest room. So, yung laundry area po namin ay ano din siya, exit at entrance, doon din po ang daanan. So para hindi magabok, ang gagawin dito, ipi-finish lang yung flooring niya kahit walang tiles. So kung mapapansin nyo, ito palang kitchen tiles, kulay itim, ganito rin po yung ginamit namin sa bahay, sa loob ng bahay. Para pareho sila. Ito rin yung gagamitin namin sa dirty kitchen. So, punta naman tayo dito sa CR ng guest powder room. So, yung lagay ng sabon, ganito rin po yung lagay namin ng sabon sa taas. May uka siya. Then, kung makikita nyo, itong tiles na to, ito talaga yung pangarap ko noon, kahit doon sa main house. Kaso, medyo mahal kasi to, kaya hindi nasunod. Yan sana yung gusto ko eh, na tiles sa flooring. Yan yung ganyan-ganyan kasi yung mga uso din ngayon dito. I mean, hindi uso, pero malimit. Ganyan yung ginagamit dito sa Israel. And, ito na yung pinali natin. Tada! Ito na po yung ating finale. Yan. Tapos na ang ating stock room. Ito yung magiging stock room natin. So, kung makikita nyo, merong canopy para pag naulan, hindi mababasa yung pinaka-pintuan. So, ito po ang aking benang lalaki na ginagawa siya. And, say hi to makulit na bata. Apo ng aking asawa. Apo. Anak ni Camille. Yung ating editor. Makikilala nyo siya balang araw. So, ito po yung ating laundry area / entrance ng ating dirty kitchen. So, makikita nyo, may bintana dyan. Bintana po yan ng kwarto ng aking mga in-laws. So, makikita natin ang kalat at ang makulit na bata. Plano din ata niya maging vlogger. So, ito po yung aking anak. Tada! So, ito yung ating CR para sa guest. Hindi pa tapos yung laboratory. And kung makikita nyo, may mga timba dyan kasi dyan pa naliligo yung aking mga in-laws kahit may CR na sila sa kanilang kwarto kasi hindi pa kasi tapos masyado. Yan. So, yung bintana, yan, balang araw, magagawa rin yan. And makikita nyo, kulang ng 6 pieces daw na tiles dyan sa flooring or dyan sa pakisame. Yan.
hindi pa totally tapos. So, ito na muna yung ating update. Yan, kung makikita nyo, ang dami pang kalat kasi kasalukuyan para nilang inaayos. Eh, magkakaroon tayo ng cabinet dyan. Dyan sa ilalim, balang araw. So, yan. Dahil wala ng budget, ganyan na yung ating bintana. Kahoy muna siya ka-plywood. Yan. Yan na muna ang kinalabasan ng ating dirty kitchen. Makulit na bata na si Arquino. So, ito naman yung kwarto ng aking mga indoors. Yan. Kung makikita nyo, sobrang liit. Hindi ko rin alam bakit sobrang liit. And yan. May sarili silang CR. Hindi pa rin tapos. Kaya ginawa namin sila ng sarili niyang CR kasi doon sa powder room, ayoko kasi may timba doon. Eh, hindi sila sanay maligo nung walang timba. Kaya ginawan ko sila ng sariling CR. Then, syempre kapag madudulas kasi sila doon sa tiles. So, dito naman ang ating third floor slab. Yan, ito yung sinasabi ko sa inyo na balang araw, baka gawin natin itong mini pool. Kaya medyo makakapal na bakal ang ginamit. So, ito na yung ating total costing. Yan. Medyo masakit sa bulsa. And ang overall expenses natin, inabot siya ng 327,000. Grabe, no? So, that's it. Yan na po ang ating total costing ng ating extension. Thank you for watching. Salamat po sa inyong oras.